Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin din po ang isa ko pang channel, ang bago kong channel na Papa Dudut Vlogs. Nakasaksi ka na ba ng isang taong sinapian ng masamang espiritu o elemento? O ikaw mismo ay nakaranas nito? Isa na siguro sa mga nakakatakot na mangyari sa atin ay ang sapian tayo na mawalan tayo ng kontrol sa sarili nating katawan. Marami tayong kwentong naririnig o napapanood tungkol sa taong sinasapian. Ang ibang kwento ay talagang gumuluntang sa atin dahil napatunayan na ito po ay totoo. Ngunit ilan ba sa mga kwentong sapi ang totoo at ilan ang peke? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa iyo at sa buong pamilya mo at sa lahat ng mga nakikinig sa iyong programa sa YouTube. Bago pa lamang ako sa YouTube channel mo at nang malamang ko na nagbabasa ka rin ng mga horror stories ay naisipan kong i-share ang isang bahagi ng buhay ko noong ako ay high school pa lamang. Ako nga pala si Charlene at ako ay 32 years old na sa kasalukuyan. Meron na akong sariling pamilya at masaya ako sa aking buhay kahit parang hindi nauubusan ang pagsubok. Pero hindi tungkol sa akin ang aking ikukwento kung hindi sa aking best friend noong high school na itatago na lamang natin sa pangalang Shira. Second year high school nang magkakilala kaming dalawa ni Shira. Nag-transfer siya sa school namin at normal na kapag bago ka sa isang school ay mahiyain at tahimik ka. Kasi wala kang kakilala kahit na isa. Wala sa mga kaklase namin ang lumapit kay Shira para makipag-friends sa kanya. Siguro dahil sa hindi siya kagandahan at narinig ko pa sa iba na kaklase ko na nilalait nila si Shira dahil sa physical nitong kaanyuan. Maraming pimples si Shira. Hindi na siguro mawawala sa ating mga Pinoy ang pagiging mapanglait sa kapwa. At nakakalungkot na nagiging basihan ang itsura ng isang tao para siya ay husgahan at layuan. Mahigit isang taon na pero wala pa rin akong nakitang kaibigan si Shira. Naawa ko sa kanya sa tuwing recess tapos ay mag-isa lamang siyang kumakain. Sa uwian ay wala din siyang kasabay. Dahil tila walang balak ang mga kaklase ko na makipagkaibigan kay Shira ay nag-decide ako na ako na ang gagawa noon. Ang tingin ko sa kanya noon ay mabait kaya sabi ko ay wala akong dapat na ikatakot kung magiging magkaibigan kaming dalawa. Isang umaga nang mag-recess na ay nilapitan ko si Shira. Nakipagkilala ako sa kanya at tinanong ko kung kakain na siya. Nang umoo siya ay sinabi ko na sabay na kami kasi wala yung mga kasama kong magpunta sa kantin. Naramdaman kong nagulat siya Papa Dudut. Hindi niya siguro inaasahan na may isang tao na lalapitan siya at aayain na kumain. Ipinalam ko sa kanya na noong first day of school ay gusto ko na siyang kaibiganin. Pero inuunahan ako ng hiya. Masaya daw siya dahil meron ng kumausap sa kanya sa classroom. Simula noon ay palagi na kaming sabay na mag-recess ni Shira Papa Dudut. Hindi naman pala siya mahiyain. Ang totoo ay medyo madaldal siya at maraming kwento palagi. Mahilig siyang magbasa ng pocket books at naimpluwensyahan niya ako sa pagbabasa. Pinapahiram niya rin sa akin ang ilang koleksyon niya ng mga romantic pocket books. Nang mapansin ng mga kaibigan ko ang pagiging malapit ko kay Shira, ay sinabi nila na iwasan ko si Shira. Dahil baka raw mahawa ako sa malalaking pimples nito sa mukha niya. Napakababaw ng dahilan nilang yon para layuan ko ang isang mabait na tao kaya hindi ko sila pinakinggan at pinagpatuloy ko ang pakikipagkaibigan kay Shira. Isa sa napansin ko kay Shira ay ang kawalan niya ng tiwala sa kanyang sarili. At ang dahilan na nakikita ko ay ang mga tagyawat niya sa mukha niya. Minsan ay nasabi niya rin sa akin na gusto niyang maging popular sa school kagaya ng ibang mga babae na nababasa niya sa pocket books. Kaya lang aniya, imposible raw yung mangyari kasi hindi siya maganda dahil sa dami ng pimples na meron siya. Pinayuhan ko siya na palagi maghilamos ng mukha niya bago matulog at huwag titirisin ang mga pimples para hindi yon maging peklat.
Nakasurvive naman si Shira sa unang taon niya sa school namin. Na ako lang ang tanging kaibigan na meron siya. Pagtungtong namin sa third year high school ay ako pa rin ang kaibigan niya hanggang sa fourth year na kami. Ganun pa man ay nakita ko ang kagustuhan niya na makilala sa buong school. Hindi naman siya masyadong matalino kaya hindi niya alam kung saan siya makikilala. Sa school namin na yon ay merong isang malaki at matandang puno ng balete na nasa likod ng social hall. Ang kwento ay panahon pa raw ng hapon ay nandun na ang punong yon. Kinakatakutan din daw ang puno ng balete dahil sa napakaraming kwento na nakabalot doon. Meron daw doon nakatirang kapre at tikbalang. Ang sabi pa ng iba ay meron din daw na duwending itim at pula sa balete na mahilig paglaruan ng mga kunsinong mapunta doon. Ngunit ang talagang sikat na kwento tungkol sa puno ng balete sa school ay ang kwento ng isang estudyante na ang pangalan ay Nympha. Matagal na panahon na raw ang nakakalipas nang may isang estudyanteng babae ang ginahasa sa ilalim ng puno ng balete at doon din mismo pinatay. Simula raw noon ay nagpaparamdam na si Nympha sa mga estudyante at teachers sa school na yon. Charlene, totoo ba yung white lady sa may balete sa likod ng social hall? Narinig ko kasi yung mga kaklase natin na nagkukwentuhan kanina. Tanong ni Shira sa akin habang naglalakad kami pauwi mula sa school. Ah, si Nympha, ewan ko ba? Hindi ako sure kung totoo yung white lady na yon. Kahit na isang beses kasi ay hindi ko pa yun nakikita. Siguro dahil wala akong third eye, tugon ko. E di may chance na totoo nga si Nympha na white lady. Ano kaya kung puntahan natin siya bukas doon sa balete para malaman natin kung totoo o hindi? Tanong pa niya. Ha? Kung ano-ano naman ang nasa isip mong gawin? Shira, saka ayokong nakakatakot eh. Alam mo ba na ang sabi pa ng iba ay naghahanap yung white lady sa balete ng sasapian? Paano kung sapian ka niya at hindi na niya ibalik ang katawan mo? May takot sa boses ng wika ko. Joke lang, sa tingin mo eh magagawa akong pumunta doon? E number one akong matatakutin? Ang tawa pa ni Shira. Hindi na ako nag-alala na gagawin ni Shira ang sinasabi niya dahil aniya ay nagbibiro lamang siya. Naging kampante ako na wala talaga siyang balak na magpunta sa puno ng balete. Kinabukasan sa school ay nagtaka ako ng inaya ko si Shira na magpunta sa kantin. Hindi raw muna siya sasabay sa akin sa pagkain dahil meron siyang gagawin sa library. May assignment daw ang kapatid niya at gusto niyang tulungan sa pagre-research. Hindi pumasok sa utak ko na may gagawin siyang hindi maganda, Papa Dudut. Hinayaan ko lamang siya sa sinabi niyang dapat niyang gawin at mag-isa muna ako nagpunta sa kantin ng recess na. Natapos na ang oras para sa recess at pagbalik ko sa classroom ay wala pa rin si Shira. Wala akong inisip na kakaiba kasi baka nasa library pa rin siya at anumang sandali ay babalik na siya. Sa lakas kasi ng bell ng school ay siguradong kahit nandun siya sa loob ng library ay maririnig niya yon. Pero nagsimula na ang subject namin after ng recess ay wala pa rin si Shira. Kahit ang teacher namin ay napansin na wala siya at sa akin siya unang hinanap. Sabi ko ay nasa library lamang pero nang pinapuntahan sa isang classmate namin ay wala raw doon si Shira. Mas lalo akong kinabahan nang maalala ko ang sinabi ni Shira sa akin na gusto niya magpunta sa puno ng balete para malaman kung totoo bang merong white lady doon. Hindi ko naman masabi sa teacher namin na baka nandoon ang kaibigan ko dahil pinangunahan ako ng hiya, Papa Dudut. May nagsabi na isa kong kaklase na baka nagkating si Shira. Nanatili akong tahimik habang gulo ang utak ko kung nasaan na nga ba ang aking kaibigan. Sa gitna ng pagtuturo ng aming teacher ay may isang estudyante na pumasok sa classroom at sinabi na yung isa raw naming kaklase ay nasa may puno ng balete sa likod ng social hall. Mahigit kalahating oras na raw na nakatayo doon at kahit na anong tawag ay hindi natitinag sa pagkakatingin sa puno ng balete. Nahinto ang pagtuturo ng aming teacher. Pinuntahan niya ang puno ng balete at ako ay kaagad na sumunod sa kanya kasama ang halos lahat ng kaklase ko. Malakas kasi ang kutob ko, Papa Dudut, na si Shira ang tinutukoy na nasa puno ng balete.
lalo na at siya lamang ang wala sa aming classroom. Pagdating sa likod ng social hall ay nakita namin si Shira na nasa tabi ng puno ng balete. Nakatingala siya na parang may nakikita sa itaas na hindi namin nakikita. Bumubuka ang bibig nito na parang nagsasalita pero wala kaming naririnig. Tinawag ng teacher namin si Shira pero hindi ito lumilingon. Tinakot pa ito na ipapatawag ang magulang kapag hindi umalis doon pero parang wala itong naririnig. Hanggang sa ako na ang inutusan na tumawag kay Shira dahil magkaibigan kami, baka raw makinig sa akin. Shira, umalis ka na dyan. Tara na sa classroom. Malakas kong tawag kay Shira at unti-unti akong lumapit sa kanya. Kahit na may takot akong nararamdaman ay nilabanan ko yon, Papa Dudut. Tumigil ako sa paglapit ng halos isang dipa na ang layo sa kanya. Tinawag ko siya ng paulit-ulit pero hindi niya ako pinapansin. Hanggang sa tuluyan na akong lumapit kay Shira. Inawakan ko siya sa braso at doon na siya lumingon sa akin. Titig na titig siya sa mata ko hanggang sa bigla siyang lumuha at umiyak. Umagulhol siya at hinawakan niya ang kamay ko. Nang sobrang higpit, Papa Dudut. Shira, anong nangyayari sa iyo? May problema ka ba? Ang kinakabahan kong tanong. Hindi sila nahabag sa akin. Matapos nila akong pagsamantalahan ay pinatay nila ako. Nakiusap ako na huwag nila akong gawan ng kahit na ano dahil meron akong pamilya pero mga wala silang puso. Pinatay nila ako. Sigaw ni Shira habang umiiyak. Talagang kinilabutan ako ng sobra, Papa Dudut. Nagtakbuhan ang mga estudyante na nasa paligid dahil alam nila na sinasapian si Shira ng white lady na si Nympha. Nagpuminit akong kumawala sa pagkakahawak ni Shira at nang makawala ako ay agad akong tumakbo palayo sa kanya. Kahit ang teacher namin ay natakot at nakitakbo na rin sa amin, Papa Dudut. Pinatawag ang isang sister na nagtuturo ng religion para puntahan si Shira. Pero wala na siya sa puno ng balete. Nasa may harapan na siya ng social hall, nakatayo siya roon habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Panayang sigaw niya na papatayin niya ang kahit na sinong lalapit sa kanya. Nilapitan si Shira ng isang lalaking guro at ng janitor ng school. Inawakan siya ng mga ito sa magkabilang kamay. Nagwala si Shira at panayang mura. Doon na siya dinasalan ng sister at nang tanungin ang pangalan niya ay sinabi niya na si Nympha daw na pinatay sa puno ng balete. Hindi ko na napigilan ng mapaiyak, Papa Dudut. Awang-awa ako sa kaibigan ko, Papa Dudut. Taimtim akong nagdarasal na sana ay umalis na si Nympha sa katawan ni Shira. Hindi tumigil ang sister sa pagdarasal hanggang sa biglang nawala ng malay si Shira. At akala mo ilang tanggulay siyang napalhod. Agad siyang dinala sa clinic upang doon ay magpahinga. Dahil sa ako ang nag-iisang kaibigan ni Shira ay ako ang pinagbantay sa kanya, Papa Dudut. Nilagyan siya ng rosary sa isang kamay niya. Maya-maya ay dumating na ang nanay niya pero tulog pa rin siya. Ikinuwento ko sa nanay ni Shira ang nangyari at hindi siya makapaniwala na sinapian ang kanyang anak. Halos isang oras din na walang malay si Shira bago siya nagising. Wala siyang maalala sa nangyari. Ang sabi niya ay nagpunta siya ng mag-isa sa puno ng balete dahil ayaw ko siyang samahan. Nang tumayo raw siya sa tabi ng balete ay may narinig siyang umiiyak na babae. At pagkatapos ay wala na siyang naalala pa. Hindi nga raw niya alam kung bakit siya naroon sa klinik kaya kinailangan ko pang ikwento sa kanya ang lahat ng mga nangyari. Isang araw na hindi nakapasok sa school si Shira ay pinuntahan ko siya sa bahay nila para kausapin kung ano nga ba ang nangyayari. Ang sabi niya ay wala pa rin siyang matandaan. Ipinaalam ko sa kanya na marami sa classroom ang nagtatanong ng tungkol sa kanya at kung may nasabi si Shira sa akin kung nakita ba nito si Nympha. Wala naman akong maisagot sa mga kaklase namin kasi walang maalala si Shira. Pero sabi niya ay napapanaginipan niya si Nympha. Pinakahuli ay noong isang gabi. Lumuluha daw ito ng dugo habang umiiyak.
Sinabi daw ni Nympha na hindi pa yon ang huling beses na papasok ito sa katawan ni Shira. Natakot ako para sa kaibigan ko, Papa Dudut. Pinayuhan ko siya na magdala palagi ng rosaryo at magdasal kapag may nararamdaman siyang kakaiba. Simula nang masapian si Shira ay naging usapan na siya sa buong school. Panay na ang lapit ng mga kaklase namin sa kanya na hindi siya dati kinakausap para ipakwento kung ano nga ba ang experience ng masapian ng isang kaluluwa. Kahit ang ibang estudyante sa ibang section at year ay biglang nakilala si Shira. Kumbaga ay instant sikat o instant celebrity siya sa school namin. Kahit paano ay natuwa ako kasi hindi na lamang ako ang kumakausap kay Shira. At least, alam na niya ang pakiramdam na may ibang tao na nagbibigay sa kanya ng atensyon. Siguro ay yon ang magandang naging bunga ng pagsapi sa kanya ni Nympha. Grabe, Charlene. Ang dami ko na kaagad friends. May mga nagsabi pa nga na cool daw ako maging kaibigan kasi sinapian daw ako. Sabi pa nila baka raw nabuksan ang third eye ko. Kaya kung makakita raw ako ng multo ay ituro ko sa kanila ang masayang pagkikwento ni Shira sa akin. Masaya ako na meron ka ng mga bagong kaibigan pero sana huwag mo kong kakalimutan ha. Ang hirap na makahanap ng schedule para makausap ka sa dami ng mga kaibigan mo na pagbibiro ko pa. Siyempre hindi kita pwedeng kalimutan kasi ikaw ang unang naging kaibigan ko sa school. Ikaw pa rin ang one and only best friend ko, sambit pa ni Shira. Totoong masaya ako para kay Shira, gusto ko rin kasi na maging memorable sa kanya ang huling taon namin sa high school. Para kapag matanda na siya ay maalala niya na nagkaroon siya ng maraming kaibigan. Ngunit panandalian lang pala ang mga taong lumapit kay Shira para maging kaibigan niya. Parang kumuha lang sila ng chismis kay Shira dahil nga sinapian nito. Isang linggo lang ang lumipas at ako na lamang ang natirang kumakausap kay Shira. Nakita ko kung paano nalungkot si Shira, Papa Dudut, nang sa isang iglap ay nawala ka agad ang mga taong inakala niyang nakikipagkaibigan sa kanya. Kung kailan daw ang saya-saya na niya kasi marami na siyang kaibigan ay saka naman nawala ang mga ito. Umiiyak pa siyang nagsumbong sa akin na noong lumapit siya sa isa naming kaklase na unang nakichismi sa kanya noong sinapian siya ay hindi na siya nito pinansin na para bang hindi siya nito nakikita. Si Shira na lang ang nahiya kaya lumayo na siya. Papa Dudut. Sinabi rin niya sa akin na sana ay sapian muli siya ni Nympha para pagkaguluhan ulit siya ng mga tao sa school. Natakot ako sa mga sinabi niya kasi ang seryoso niya nang bitawan niya ang mga salitang yon, Papa Dudut. Sabi ko pa ay hindi niya kailangan ng maraming kaibigan kung agad din na mawawala ang mga ito. Nawala na ang atensyon ng lahat kay Shira ng ganon kabilis, Papa Dudut. Parang nakalimutan na kaagad ang nangyari sa kanya nang sinapian siya ng white lady sa puno ng balete. Bilang pag-iingat ay ipinagbawal na ang pagpunta malapit sa balete at nilagyan ng bakod ang paligid noon para wala na talagang makapunta. Isang hapon kakatapos lang ng last subject namin habang inaayos ko ang mga gamit ko ay napansin ko na hindi gumagalaw si Shira sa upuan niya. Nasa tabi ko lamang siya, Papa Dudut. Nakasimangod siya na parang hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Hoy Shira, okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Ang nag-aalala kong tanong sa kanya. Ang sakit ng ulo at tiyan ko, Charlene, tugon niya. Eh bakit, may nakain ka bang panis? Natataranta kong tanong. Hindi. Naging ganito na ang pakiramdam ko nung makita ko si Nympha sa likuran ng teacher natin kanina. Nakatingin siya sa akin ng masama at binubulong niya. Nasasapian niya ulit ako. Nanginginig ang boses na sagot pa ni Shira. Kinilabutan ako sa aking mga narinig mula sa aking kaibigan, Papa Dudut. Napalingon ako sa kabuuan ng classroom sa takot na baka nakatingin pa rin sa amin yung white lady na si Nympha.
Nang sabihin ni Shira na umalis na ito ay hinila ko na siya palabas ng aming classroom para umuwi na. Kinabukasan ng tanghali ay nakita ko ulit si Shira na nasa tabi ng puno ng balete. Sinira niya yung kawayan na bakod kaya siya nakalapit sa kinakatakutang puno. Lahat kami ay natakot nang sa pangalawang pagkakataon ay sinapian siya ni Nympha. Ngunit mas bayolente nga ang pagkakataon na yon, Papa Dudut. Dinuraan niya ang sister ng dasalan siya nito. Pinagtulakan niya ang lahat nang nagtangkang hawakan siya. Kahit ako ay sinampal niya nang bigla niya akong sinugod. Tumakbo siya sa kung saan saan habang panay ang pagmumura. Ang sabi niya ay hindi na niya ibabalik ang katawan na yon dahil nagustuhan na niya si Shira. Nagkagulo ang buong school at hindi na namin alam ang gagawin hanggang sa gitna ng pagdakbo ni Shira ay nawalan siya ng malay. Bumagsak siya sa lupa, sakalang siya nadasalan at dinala sa klinik. Ako ulit ang nagbantay sa kanya hanggang sa siya ay magising. Kinausap siya ng religion teacher ng school at sinamahan siyang magdasal kagaya ng una ay wala rin daw siyang maalala. Naging usap-usapan muli si Shira sa buong school pagkatapos niyang sapian ni Nympha sa pangalawang pagkakataon. Bagaman at hindi na kagaya noong una na marami ang lumapit sa kanya ay mas umingay naman ang pangalan niya. Napansin ko na natuwa si Shira nang muli siyang mapag-usapan. Grabe Shira, sikat ka na ulit sa school. Kahit mga teachers ay ikaw ang bukang bibig, ang nakangiti kong wika kay Shira. Gumagawa kami ng project sa school sa aming bahay isang umaga ng Sabado yon. Kaya nga eh, panay nga ang tanong sa akin ng ibang teacher kung ano ang sinasabi ni Nympha sa akin. Wala naman akong maisagot sa kanila habang nasa katawan ko siya eh, wala naman kasi akong maalalang kahit na ano, sambit pa niya. Sinadya mo bang magpunta sa balete para sapian ka ulit ni Nympha? Para maging sikat ka at pag-usapan muli sa school natin? Tanong ko. Sinasabi mo ba na ginusto kong sapian ni Nympha? Na yon ay para sa atensyon? Ang tanong naman niya sa akin. Hindi ba sabi mo dati na sana ay sapian ka ulit ni Nympha? Turan ko. Charlene, sana maisip mo na hindi ko gusto yon. Anong magagawa ko kung ako ang gustong sapian ng white lady na yon? Nakakatampo ka naman? Ganyan pala ang tingin mo sa akin? Ang sabi niya. Humingi ako ng sorry sa kanya pero nawala na siya sa mood sa paggawa ng project dahil sa tanong kong yon. Kaya naman nagpaalam na siya na sa ibang araw na lamang namin yon tapusin. Alam ko na naging insensitive ako sa tanong ko sa kanya, Papa Dudut. Pero akala ko kasi ay hindi niya yon seseryosohin dahil magkaibigan kaming dalawa. Ang totoo ay medyo nagdududa na ako kay Shira ng panahon na yon. May hinala kasi ako na sinasadya niyang magbunta sa balete para sa pian ni Nympha. Akala ko kasi aaminin niya sa akin pero hindi pala. Napansin ko na parang naging malamig na ang pakikitungo sa akin ni Shira simula ng araw na yon, Papa Dudut. Sa school ay hindi na siya makwento kagaya noon at kapag inaaya ko siya na pumunta sa kantin o magpapasama ako sa CR ay tumatanggi na siya. Dahil alam ko na may tampo siya dahil sa naging usapan namin noon sa bahay ay nag-sorry muli ako sa kanya. Hindi naman mataas ang pride ko. Mas gugustuhin kong magpakumbaba kesa sa tuluyang mawala ang pagkakaibigan namin ni Shira. Para makabawi ako sa kanya ay sinabi ko na libre ko na ang lunch niya na kaagad niyang tinanggap. Kaya nang lunch break na ay sa kantin kami pumunta. Ako ang nagbayad ng in-order niyang pagkain at pati soft drinks niya. Patapos na kaming kumain nang makita ko na nakayuko si Shira at yumuyugyog ang kanyang balikat na para bang umiiyak siya. Natakot ako kasi alam kong may hindi magandang mangyayari. Nang tawagin ko ang pangalan ni Shira ay saka siya tumingin sa akin habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Hindi ka tunay na kaibigan ni Shira. Naiinggit ka sa kanya. Ang sabi ni Shira na malaki at malalim ang boses. Parang boses yon ng isang lalaki. Noong ko lang narinig na gano'n ang boses niya kaya talagang natakot na ako. Nympha? Ikaw ba yan? Tigay lang muna si Shira. Ako nang nakikiusap sa'yo. Ang sabi ko. Nilakasan ko na lamang ang aking loob. Hindi ako si Nympha.
Malakas na sagot ni Shira sabay tawa ng malakas na akala mo ay isang demonyong nakasanib sa kanyang katawan. Nakakuha ng atensyon ang pagsigaw na yon ni Shira. Agad na pinalibutan siya ng mga estudyante habang ako ay napatakbo sa aming teacher para ipaalam at sinasapian na naman si Shira. Pagdating namin sa kantin ay magulo na roon at ang ibang upuan ay nakatumba na. May mga lalaking estudyante na pinaglalaruan si Shira. Nagtatawa na ng mga ito habang sinusundot si Shira ng isang kawayan. Galit na galit ang kaibigan ko at panay ang sigaw na papatayin niyang lahat ng naroon. Malaki ang boses niya, Papa Dudut, kaya naisip ko na hindi si Nympha ang nasa katawan niya ng mga sandaling yon. Agad na nagpunta ang dalawang lalaking teacher para pigilan ang pagwawala ng aking kaibigan. Dinala siya sa clinic kahit nagwawala siya dahil masyado ng maraming estudyante ang nakaikot kay Shira. At tila ginagawang katatawanan ng pagkakasapi rito ng kung anumang elemento o kaluluwa. Doon na dinasalan ng religion teacher si Shira hanggang sa tuluyan ng umalis ang nakasanib sa kanya. Hindi siya nawala ng balay pero pagod na pagod siya, Papa Dudut. Halos maubos niya ang isang pitsil ng tubig. Kinausap si Shira ng teacher namin habang nasa tabi niya ako. Tinatanong siya kung si Nympha ba ulit ang sumapi sa kanya. Hindi raw. Isa raw malaking lalaki na makapalang balahibo sa katawan at may hawak na tabako. Bukod daw roon ay may duwende rin na gustong pumasok sa katawan niya pero pinigilan ng malaking lalaki. Yung kapre siguro sa balete ang sumapi sa iyo ngayon, Shira. Nagdadasal ka ba palagi? Bakit ang dali mong masapian? Ang sabi ng teacher namin. Palagi ako nagdarasal, ma'am. Ewan ko ba kung bakit simula nang sinapian ako ni Nympha ay naging sunod-sunod na ang pagsapi sa akin. Pakiramdam ko ay naging bukas na ang katawan ko sa kahit na anong sinong gustong sumapi. Ayoko po nito, ma'am. Nakakapagod na po ang lumuluhang sambit pa ni Shira. Napayakap sa akin si Shira ang lakas ng panginginig ng katawan niya. Dama ko ang takot niya, Papa Dudut. Gusto ko man siyang tulungan ay hindi ko alam kung anong tulong ba ang pwede kong maibigay. Wala rin kasi akong alam pagdating sa mga multo at mga elemento. Pinayuhan ako ng teacher namin na palaging samahan si Shira dahil ako ang best friend nito. Mas makakabuti rin daw kung magstay muna si Shira sa bahay. Balak daw ng teacher namin na isuggest sa principal na ipabless ang puno ng balete para matahimik ng lahat ng spirito at elemento na naroon. Kapag daw sinuwerte ay kukuha rin sila ng isang espiritista para masiguro na hindi na manggugulo ang mga nakatira sa puno ng balete sa lahat ng estudyante at guro sa aming eskwelahan. Binigyan si Shira ng school ng 1 week para makapagpahinga sa bahay. Pinadasalan din siya sa local priest upang mabigyan siya ng proteksyon laban sa mga elemento at spirito na nakatira sa puno ng balete. Lahat ay ginawa para masigurong hindi na masasapian ang kaibigan ko at isang araw bago bumalik si Shira sa school ay dinalaw ko siya sa bahay nila. Nakahiga siya sa kwarto niya at dinala ko na rin ang mga notebook ko para pwede niyang basahin ang mga lesson namin noong wala siya. Napagkwentuhan namin ang mga ginawang hakbang ng school para maging ligtas siya at ang iba pang estudyante sa mga nakatira sa balete. Ang gusto nga sana ng principal ay ipaputol na ang balete pero sabi ng espiritista ay hindi yon magandang ideya dahil lalong magagalit ang mga naroon sa puno. Siguro naman sa mga ginawa ng school sa puno ng balete ay lulubayan ka na ni Nympha at ng iba pang mga naroon, ang sabi ko kay Shira. Tumawa si Shira na ipinagtaka ko. May kakaiba sa tawa niya, Papa Dudut. Tinanong ko siya kung ano ang nakakatawa. Charlene, di ba friends tayo? Isasabihin ako sa iyo pero ipangako mo na hindi mo ikukwento sa kahit na kanino, ha? Pabulong niyang sambit. Oo naman, kilala mo ako, Shira. Kapag sikreto ay sikreto talaga at magaling ako sa pagtatago ng sikreto. Ano ba yun? Curious kong tanong. Inamin sa akin ni Shira na hindi totoo na sinasapian siya ng white lady at ang mga kapre sa balete na nasa school.
Sinubukan lang daw niya noong una at hindi niya akalain na marami ang maniniwala. Kumbaga ay katuwaan lang para sa kanya ang lahat. Ang dahilan niya, kaya niya inulit ang pagkukunwaring sinapian ay para pag-usapan siya at magkaroon ng mga kaibigan. Siyempre may mga makikurious kung sino siya kaya marami talaga ang magkaka-interest na pag-usapan siya at gawin siyang kaibigan. Gusto niya raw ang atensyon na nakukuha niya matapos niyang magpanggap na sinasapian siya. Nakuha niya raw ang ideya na yon noong unang beses siyang sinapian. Isa rin daw sa dahilan niya kung bakit niya yon ginawa ay iba ang sayang nakukuha niya. Sa tuwing napapaniwala niya ang marami na totoong sinasapian siya ng mga nakatira sa puno ng balete. Sobra akong nagulat sa mga isiniwalat ni Shira, Papa Dudut. Isa kasi ako sa mga napaniwala niya sa drama niya na sinasapian siya at hindi ako makapaniwala na magagawang manloko ng isang tao para sa atensyon na gusto niyang makuha. Pinilit niya akong mangako na hindi ko sasabihin sa iba ang sekreto niya. Sabi ni Shira ay ilang buwan na lamang naman ay makakagraduate na sila. Matatapos na ang pagpapanggap niya na sinapian siya. Kung ganoon ay hindi pa pala siya tapos sa kanyang palabas at itutuloy niya yon hanggang sa makatapos kami ng high school. Nagpromise naman ako sa kanya na hindi ko siya ibubuko. Papadudot ako na ang natakot para kay Shira sa ginagawa niya. Naisip ko kasi na paano kung may makaalam na ibang tao sa ginagawa at magsumbong sa teacher namin. Sigurado kasi ako na malaki ang kaparusahan na ipapataw sa kanya ng school. Kasi malaki ang naging perwisyo na ginawa niyang pagpapanggap na siya ay sinasapian. Baka nga masuspend pa siya at mahirapan nang makapasok sa ibang school. Kaya sinabi ko sa aking sarili na kahit mali ang ginagawa ng kaibigan ko ay hindi ko dapat yon sabihin sa ibang tao. Ayoko mahinto si Shira sa pag-aaral lalo na at ilang buwan na lamang ay graduation na. Isang linggo lamang matapos makabalik ni Shira sa school ay nagkunwari na naman siyang sinapian ni Nympha. Bago niya yon ginawa ay sinabi niya na ang plano niya kaya alam ko ang mangyayari. Habang naglalakad kami sa hallway pabalik ng classroom ay bigla siyang natumba at napahiga. Nagkikisay siya na parang bulate na nilagyan ng asin. Nagsisigaw siya at tumayo. Sinakal niya ang isang babaeng estudyante na nasa tabi niya. Dahil sa alam kong nagpapanggap lamang si Shira ay inawad ko siya. Hindi na ako kagaya dati na natatakot kapag sinasapian siya. Ngunit laking gulat ko nang sapakin niya ako sa bunganga na naging sanhi para pumutok ang aking labi. Dumugo yun, Papa Dudut. Nang tingnan ako ni Shira ay halos mamuti na ang mata niya dahil sa sobrang panlilisik. Kahit ang alam ko ay nagpapanggap lamang siya ay hindi ko naiwasan ang makaramdam ng kilabot. Kahit sino ay talagang maniniwalang totoong sinasapian si Shira sa husay niyang umarte. Shira, bakit mo ako sinaktan? Tanong ko habang naluluha. Ito ang gusto ng kaibigan mo, hindi ba? Ibibigay ko sa kanya ang gusto niya. Ang tumatawang sabi ni Shira. Nakakatakot ang ngiti niya na akala mo ay isa siyang demonyo. Tama na Shira, tumigil ka na. Nakakasakit ka na, pakiusap ko. Wala na rito si Shira. Gusto niya na sapian siya, ibibigay ko ang gusto niya. Pasigaw ng wika ni Shira. Mabuti na lamang at dumating ang ilang guro para awatin si Shira. Dahil kung hindi ay baka nanugod pang muli siya ng mga estudyante na naroon. Nagwawala siya at kakaibang lakas ang meron siya ng sandaling yon, Papa Dudut. Parang gusto ko nang maniwala na totoong sinasapian siya. Patuloy sa pagwawala si Shira hanggang sa madala siya sa klinik. Naglalaway na siya at nananakit na mga gurong humahawak sa kanya. Yung isang teacher ay nakalmot na niya sa braso. Habang pinapanood ko si Shira ay nasabi ko na hindi na siya nagpapanggap. Totoo na ang pagsapi na nangyayari sa kanya. Hindi na siya kagaya noon na kapag dinadasalan ay kumakalma na at biglang nawawala ng malay. Kahit ang dasal ng religion na teacher namin ay hindi na umuubra. Dahil sa wala nang makapagpakalma kay Shira ay itinali na siya sa upuan at tinawagan ang espiritista na kinuha nila para kumausap noon sa mga nakatira sa puno ng balete. Mahigit isang oras bago dumating ang babaeng espiritista.
Nilapitan niya si Shira at umiiling ito. Akala ko ba ay meron na tayong kasunduan na hindi ka na manggugulo, Nympha? Diretsong tanong ng espiritista kay Shira. Ang batang ito ang dapat mong sisihin. Hindi pa rin siya tumitigil. Ang sabi mo ay kakausapin mo siya pero hindi mong ginawa. Galit na sigaw ni Shira. Sana ay maunawaan mo na bata pa siya at hindi pa niya alam ang kanyang ginagawa. Hayaan mo at kakausapin kong muli siya, sambit ng espiritista. May isinabit na medalyon ang espiritista sa leeg ni Shira at saka lamang siya kumalma. Nawalan siya ng malay, hinawakan ng espiritista ang isang kamay ni Shira at bumulong ito na parang may kinakausap. Hindi lang ako ang nakasaksi ng pangyayaring yon, Papa Dudut. Marami kami. Bukod sa mga teacher na naroon ay marami ring estudyante ang nakasilip sa may bintana ng klinik. Kahit na ilang beses na nilang nasaksihan na sinasapian si Shira ay parang hindi sila nagsasawa. Doon ko na realize na effective pala talaga ang pagsasapi-sapian niya para makahakot siya ng atensyon. Ngunit tila nagkatotoo ang pagpapanggap ni Shira, Papa Dudut. Iba kasi ang pakiramdam ko. Lalo na sa palitan ng salita ni Shira at ng espiritista. Halos 5 minuto lang na nawala ng malay ang kaibigan ko nang magising siya. Ay agad siyang humingi ng tubig. Namamaos ang boses niya, iyak siya ng iyak at pagkatapos na makainom ay pinalabas ng espiritista ang lahat ng nasa loob ng klinik dahil aniya ay kailangan nitong makausap ng masinsinan si Shira. Pati ako ay lumabas kaya wala akong ideya kung ano ang pinag-usapan nilang dalawa. Siguro ay nasa kalahating oras din na tinagal ang pag-uusap nila ni Shira sa loob ng klinik. Nang lumabas na sila ay namumugto ang mata ni Shira. Ako ang inutusan ng teacher namin na ihatid si Shira sa bahay para makapagpahinga na. Walang tao sa bahay nila nang dumating kami. Pagpasok namin sa kwarto ni Shira ay tinanong ko siya kaagad kung anong sinabi sa kanya ng espiritista. Hindi naging madamot si Shira na sabihin sa akin ang napag-usapan nila ng espiritista sa klinik. Nalaman ko mula kay Shira na noong unang beses na kinausap ng espiritista ang mga nakatira sa puno ng balete ay sinabi ng mga yon na hindi sila sumasabi kay Shira. Kaya alam na kaagad ng espiritista na hindi totoo ang na sinasapian ng aking kaibigan. Nakipagkasundo ang espiritista sa mga nakatira sa balete na kakausapin si Shira para patigilin na ito sa pagpapanggap nito dahil sumasama ang tingin ng mga tao sa mga espiritu at kaluluwa na nasa balete. Ngunit hindi nagawa ng espiritista na kausapin si Shira dahil naging kampante ito na hindi na yon uulitin ang pagpapanggap niya na sinasapian. Kaya nang malaman ng white lady sa balete na nagdadrama ulit si Shira ay tuluyan na nitong sinapian si Shira para bigyan ng leksyon. Sinabi ng espiritista kay Shira na hindi ito magsusumbong sa mga guro ng school basta itigil na nito ang pagsasapi-sapian. Dapat daw ay matakot si Shira kapag tuluyang nagalit ng mga nasa balete. Baka raw hindi namin magustuhan ang gagawin ng mga ito kay Shira kapag napuno ang mga ito. Nananahimik daw kasi ang mga nasa balete at ayaw na mga yon na ginagamit sa isang kasinungalingan. Ano? Magsasapi-sapian ka pa? Tanong ko kay Shira matapos niyang magkwento. Hindi na. Ayoko na, Charlene. Iba pala ang pakiramdam kapag may ibang nasa loob ng katawan natin. Para akong nakalutang sa ere at nakikita ko ang sarili kong katawan. Hindi ko na uulitin pa, promise? Umiiyak na sagot niya sa akin. Sana talaga ay totohanin mo na ang mga pangako mong yan. Kasi kahit ako ay natatakot sa ginagawa mo, Shira. Hindi lang dahil sa pwedeng gawin sa'yo ng white lady at mga kapre pero pati na rin sa pag-aaral mo. Alam mo ba na pwede kang masuspend kapag nalaman nila na hindi totoong sinasapian ka? Buti at naintindihan ka ng spiritista. Turang ko naman kay Shira. Kaya nga eh, akala ko talaga ay magsusumbong siya. Kaya hindi ko na yon gagawin pa, ang sabi pa ni Shira. Talagang nagkaroon na ng takot si Shira na masapian simula nang nagkatotoo ang kanyang pagpapanggap.
Siguro ay dapat talagang mangyari yon para magtanda siya, Papa Dudut. Sa palagay ko kasi kung hindi siya sinapian ng totoo ay magpapatuloy si Shaira sa mali niyang ginagawa. Masaya ako na na-realize niya na hindi tama ang manloko ng kapwa para lamang makakuha ng atensyon. Mas okay pa rin yung interesado sa iyo ang mga tao sa kung ano ka at sa totoo mong personalidad. Kagaya ng nakita ko sa kanya noong first day sa school, naramdaman kong mabait siya kaya ko siya nilapitan at kinaibigan. Unti-unti na rin nakalimutan ng iba ang tungkol sa nangyari kay Shaira at wala rin nakaalam na nagpapanggap lamang siya na sinasapian maliban sa akin at sa espiritista. Nakagraduate kami ng high school at nagkahiwalay na kami nang tumungtong kami sa college. Hindi na kami nagkita simula noon dahil sa probinsya na siya nagpatuloy ng pag-aaral. Makalipas ang halos 10 taon ay nagkaroon ng reunion ng batch namin noong high school. Ginanap yon sa school kung saan kami nagtapos. Hindi ko ina-expect na aaten si Shaira dahil nasa malayo na siya. Kaya laking gulat at tuwa ko nang nagkita kami sa reunion. Miss na namin ang isa't isa. Nakatuwaan naming silipin yung puno ng balete sa likod ng social hall. Parehas kaming nalungkot nang malamang pinutol na pala ang balete. Ang ugat na lamang noon ang natira. Nalungkot kami para sa mga nakatira sa puno, Papa Dudut. Pero bago namin iwanan ang puno ng balete ay nagstay kaming dalawa at nanalangin. Ipinagdasal namin ang katahimikan at kabayapaan ng mga dating nakatira sa puno ng balete. Lubos na gumagalang, Charlene. Walang mabuting may dudulot ang pagsisinungalin para lamang makuha mo ang iyong gusto. Makuha mo man ang iyong ninanais ay panigurado na merong itong bawi o hindi magandang kapalit. Kagaya rin po ito ng pagpapanggap para ikaw ay magustuhan ng maraming tao. Magugustuhan ka nga nila ngunit sa pagkatao na hindi naman ikaw. Mas maganda pa rin na ikaw ay magpakatotoo sa iyong sarili. Hindi rin natin kailangan ng masyadong maraming atensyon o kaibigan. Sapat na ang kakaunting kaibigan basta alam mong totoo sila at mahal ka nila sa kung sino at meron ka. Sa ating mundong ginagaliwan ay marami pa rin pangyayari ang mahirap ipaliwanag. At isa na dyan ang pagsapi ng demonyo o masamang espiritu sa katawan ng tao. Palagi nating panatilihin ang tibay at tatag ng ating pananampalataya sa ating Diyos. Upang sa lahat ng oras ay meron tayong matibay na proteksyon laban sa panganib at mga nilalang na naghihintay sa pagkakataon para makapasok at magamit ang ating katawan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories.